Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, ano ba ang sikreto ni Secretary Juan Ponce Enride? Dahil mag-turn 100 years old na siya by February 14. So advance happy birthday po, Manong Johnny, Secretary Juan Ponce Enride. Okay. Salamat sa aking kaibigan si Chris Torres. Sabi niya, ipadala ng post. General, sana maging ganito tayo, katulad ni Secretary Enrile. Tinignan ko yung post, wow! 100 na pala si Manong Johnny ngayong February 14. So, binasa ko may article ang Philippine Star. Ito po. The immortal GPA turns 100 on Valentine's. Grabe. Ano bang sikreto? Dito, sa interview ng Philippine Star kay Secretary Enrile, it's God's handiwork. Yan, ang kanyang sikreto. He can make life short or long for you. Totally agree ako nito. Ang buhay natin, hiram sa Diyos. So, napaka-blessed si Secretary Enrile at naabot niya itong 100 years old. So, yung wish ng aking kaibigan si Chris Torres, sana maging ganito tayo. Sabi ko na lang, sana nga, but I don't know. 60, magsi-65 pa lang ako. So, I need 35 years more. Gusto ko. Bakit hindi? It's a record pag makaabot. Yung aking, meron akong auntie, pinsan ng father ko. 99 years old nung namatay siya last year. Short lang siya ng mga ilang buwan bago siya mag-100. So, sayang. Anyway, lahat man tayo mamamatay, ano na lang, bonus na lang. Ang sabi ng Bible is, ano ba yung average age ng tao? 70. Yan ang average age ng tao ngayon. Kaya kung madagdagan, bonus na lang. So, ang laking bonus ni Manong Johnny, Secretary in Relief. Okay, so, ano ba itong kanyang longevity? Did he work for it? Yung talaga bang plinano niya? Sabi dito, he did not work on his longevity himself. Hindi niya talaga plinano. But then, sa klase ng kanyang lifestyle, nasa pagkain yan. Ano ba ang paboritong ulam ni Secretary Enrile? Okay, so nakalagay dito, eating mostly his favorite dinding-ding, saluyot, patula, bataw. Wow! May puruhan pala ako kasi paborito ko rin ang dinding-ding. Kanina, ang aking Commander Julie nagluto ng dinding-ding. Galing sa kanyang tanim mismo, patula. Yan, then hinaluan niya ng mushroom. Dinding-ding talaga. So, it is, kung ano daw yung kinakain natin, it's who we, kung ano ang kinakain, yun ang ating health. And, i-compare ko ang sarili ko kanina, yung aking anak, yung junior ko. Sinasabi ko, anak, malayong mas malakas ako ngayon kaysa nung nasa active service pa ko, bago ako nag-retire. Yung pakiramdam ko noon at saka ngayon, napaka mas maganda, mas malakas ako ngayon. Bakit? Dahil talagang mula nung nagka-pandemic at natakot ako na matamaan ng virus, doon ako nagkaroon ng radical change of my lifestyle. Yun po ang mabuting epekto sa akin ng pandemic. Kasi nung una, wala akong disiplina sa pagkain, wala rin akong disiplina sa exercise.
So, nung nagka-pandemic, talagang I made it a point, bantayan ko ng aking kinakain. Then, every day, nag-exercise ako. And because, yung, tapos yung mindset, yung stress, hindi naman natin maiwasan yung stress-free life. Ang akin lang is stressless. I do not let stress to control me. Pag alam kong stressful na, wala na. Iwas na ko. Iwas na. Relax lang. Kasi matindi yung stress. Pati sleep. Sitit, maaga akong natutulog. Hindi ko pababayaan na magkulang ako ng tulog. So, anyway, balik tayo kay Secretary Inrile. Yung paborito niyang pagkain is Ilocano favorites, yung saluyot, patola, bataw, and dinigdeng. Okay. Araw-araw bang nag-e-exercise si Manong Johnny? Dito sa Philippine Star, sabi niya, I exercise every day but not too much and I walk under the sun. Oh, parehas pala kami. Yung exercise ko, hinintay ko yung lalabas ng init. Kasi, mas madali akong pawisan kung nag-exercise ako na naiinitan na. So, kailangan natin yan. Yung, sino pa itong YouTuber? Si Dr. Atoy Arboleda. I highly recommend itong si, manood kayo sa mga vlogs ni Dr. Atoy Arboleda. Medical doctor siya at the same time, naturopathic doctor, natural doctor. Pinagkumbay niya yung Western medicine and Eastern medicine. So, ano bang sabi niya? May tatlong doctor eh. Doctor Water, Doctor Air, and Doctor Sunlight. So, yung water, sabi ni Dr. Atoy Arboleda, drink plenty of water. At ginagawa ko yun. Yung air, everyday dapat may inhale, exhale exercise, ginagawa ko yon. And then sun, everyday nagbibilad ako sa init, libre vitamin D. So, ito, parehas pala ni Secretary Enrile, he walk under the sun. Okay? So, kumusta siya ngayon? Pandinig niya, meron siyang hearing aid. Okay. And then buhok niya, okay pa, kompleto pa. Iskin niya, okay pa. And kumusta ang paglakad niya? Walks carefully but straight. Dahan-dahan lang, kailang hindi pa yung nakayuko. Tapos nagpaano pala siya nung una? Ano ito? Stem cell treatment. Many years ago. Ibig sabihin, effective yung kanyang stem cell treatment. Okay, panahon ng COVID. Balita ito nung una. Dalawang beses yung tinamaan ng COVID at tatlong beses yung nagka-pneumonia nung pandemic. At ito na yung kanyang testing. Ano? At nalampasan niya ito, palagay ko. Ano na ito? Yung baka mga abutin pala ng mga ilang taon eh. Kasi nalampasan niya na yung ano, yung delikado yung COVID. Nalampasan niya. Okay, ang the only health problem ni Secretary Enrile, yung tinatawag dito na macular degeneration of his eyes. Malalabo ng paningin. Kaya lang, sa ngayon, kahit may problema ang mata niya, palagi pa rin siyang nagbabasa ng books and nagano sa computer. Tatrabaho sa computer. Okay. So, ano ba? Does he know about the meaning of LOL? LOL, yung ano sa social media. Yes, sabi niya. Alam niya yung ano. So, how will he celebrate his birthday on Valentine's Day? Sabi niya, I will be 100 years old, my dear, so let others enjoy it. Anong ibig sabihin? Siguro magpakain ng ano. Enrile clearly has tender emotions in his heart. He said he cried. Oh,
Wow, nakakatulong pala itong umiiyak. Emotional. He cried when his wife Christina, who is 87 years old, underwent an operation last year. I thought she was going to go, but God was kind enough not to allow it. So, nakaligtas sa operation. Christina, yung wife niya. So, palagi ko, isang ano rin ito, isang sikreto yung he has a loving wife. So, ako, I have a loving wife, supportive wife. Palagi ko, magtatagal din ang buhay ko. Importante kasi yung relationship. Sabi ni Secretary Enrile, Christina is the prettiest woman I have ever encountered. Just 2 days ago, she came back from hospital because of pneumonia. So, yun po. Napakaswerte nating mga Pilipino. We have Secretary Enrile, the oldest living political figure in this country. Alam naman natin nangyari nung Marcelo, tapos yung EDSA 86. But after that, nagkabalikan sila ng relasyon sa Marcos family at ngayon, nandyan pa rin siya sa tabi ng Pangulo. So, advance happy birthday, Manong Johnny. We love you. Sana nandyan ka pa na gagabay sa mamamayang Pilipino.